For today's video mga kaprensi, tayo po ay magaluto ng masarap na ubi halaya. At wala nga pong halong kabulastugan at pawang katotohanan laang ay ari pong alutuin nating ubing halaya ay talaga namang purong-purong ubi. Ay ari pong ubi nating ari ay tira pa nung tayo nagluto ng bilo-bilo. Kaya naman po yung hindi pa nakakapanood ng vlog ko na bilo-bilo, abay manood na po kayo. Maraming salamat at pakishare na rin po. Ay ari naman pong ubing ari kahit ilang araw mo pang i-stack ay hindi po agad nasisira. Hindi nga po natin tinanggalan niya ng balat habang inalaga para po ay talaga namang pagkumulo ay kulay na kulay violet. At habang inalaga nga po natin yung ubi ay tayo naman po ay magagata na ring niyog dahil nga po ay time is gold. At pagkaraan nga po ng ilang minuto ay ayan, kumulo na po yung ating ubi at atin na po yung ahunin. At yan nga po ang kagandahan pag po hindi inabalatan, pag inalaga talaga naman pong ubing-ubi ang kulay. At kakulay na rin po siya nung kapitbahay naming nasuntok. Pagkalamig-lamig nga po ay binalatan na natin yan ay napakaganda po talaga ng kulay dahil ubing-ubi. Ay bakit nga po gayon ano, pag ang kulay ng pagkain ay violet ay talaga naman pong mukhang masarap. Ay ako laang po baga ang nakakapansin o sadyang matakaw laang ako. Ay nako, dumagdag pa rin sa isipin ko ay pabayain na nga yan at masakit laang ang ulo natin. Pagkatapos nga po nating balatan yan ay atin naman pong ayadya rin. Pwede rin po ninyong i-blender yan. Ang gusto ko laang po talaga ay yung kinadkad para po pag niluto natin yung halaya ay medyo nakakain pa po natin yung ube. At naglagay po tayo dyan ng 5 cups na gata at isang latang condensed milk. Bali po ang niluto nating ubi dyan ay isang kilot kalahati. At naglagay din po tayo dyan ng 2 tablespoon na vanilla. Yan naman po ay optional laang. At naglagay din po tayo dyan ng 2 tablespoon na ubi flavor para po lalong mas masarap. At para po mas lalong maninamnam ang ating ubi halaya ay maglagay po tayo dyan ng isang latang ibap na gatas. Nako mga kaprensi, pag arinaluto ay talaga naman pong napakasarap. At naglagay po tayo dyan ng kaunting asukal dahil medyo natatabangan pa nga po tayo. Matabang na nga po yung ating pag-ibig, pati po baga naman yung ubi natin ay atipirin pa natin sa asukal. Ay wag gayon. Naglagay po tayo dyan ng 2 kutsarang star margarine. Pagkatunaw nga po ng mantikilya ay atin pong ilagay yung ating ubi. At atin po yung haluin laang ng haluin. Ay hindi pa nga nipulo to ay makamukhang masarap na. Ay masarap po talaga ari dahil nga po ang nilagay natin din ay purong gatas at purong gata. Ay parang pingala ang siining ayo at nagahihindoy. Ay ang sabi nga po ng matatanda, ayos laang pong sumayaw sa abuhan, wag laang po tayong makanta. At baka daw po tayo ay hindi na magkaasawa. Ay nako Lord, kahit po ako hindi nyo na pag-asawahin, basta ako'y payamanin nyo na laang. Alam nyo naman, mukhang pera tayo. Ay nako, may magasabi na naman dyan, ang pera ay hindi nadadala sa langit. Ay hayain na, basta dito sa lupa ay meron tayong pera, ganang. At kakahalo nga po natin ay ganyan na po ang kinalabasan ng ating ube. Pag ganyan na nga po ang kanyang itsura ay atin na po yung ahunin ng malanta ka na. Ay yanong sarap po man din naman ang ganari, ay nako, ay yanong bango pa. Ay atin po munang ahipirin yan at yan po ay ating apalamigin muna. Para po pag ating kinain ay medyo maligat-ligat. Yung po bagang pag kinagat mo ay nadikit-dikit sa ngipin, ay nako ay pagkasarap po pagkagayon. At ganyan na nga po ang itsura nung ating pinalamig, ay nako ay kasarap po na rin pang merienda. Makamasarap din po talaga aring ilagay sa halo-halo. Ay ari po talaga ay purong-purong ube, walang halong kimikal, ay iste kamuti pala. At tikman na nga po natin ang ating halaya ube, ay nako ay pagkasarap po man din. Ay talaga naman pong napakalimutan linamnam ng ating pagkakaluto. Ay nako, ay nagapainggit pa si Ining Ayo. Ay hala, ay tirahan ng tiraha. Mga ka-friendsy, thank you for watching!